Sean, Gelli, welcome to the program. Ang tension po ay palpable dito sa studio. Hindi ko alam kung paano ko mag-uumpisa, saan ako mag-uumpisa, anong itatanong ko sa inyong dalawa dahil baka magalit kayo. Pero ganun pa man, inarito na tayo. How are you? I'm okay. I'm really happy that you're okay. Ay, salamat. Maraming salamat, lalo na sa mga bumati at naging concern. At saka nag-alala. Maraming salamat. Okay na po ako. Okay, I'm really glad. Kumusta naman kayong dalawa? Kayo ba'y nag-uusap sa set? Kayo ba'y nagkabatina? Kayo ba'y naayos nyo na yung mga kung ano man dapat maayos? Gwapo mo pa rin, ha? Salamat, ito boy. Walang anuman. Tensyonado lang ako. Pero, ano yung tanong nyo? Yun nga. Kung kayo nag-uusap kami siya. Kayo ba'y nagkaayos na? Hindi naman siya yung naging asawa ko. Was that ever an issue when you guys were offered to do, this teleserye? Yeah. I think, Jel, ikaw na sumagot niyan. It was a consideration. I wanted to know what the role was and kung anong connection ko kay Jan. Pinapili ako, hindi na ako pinapili. Tinanong ako, asawa ni Jan o ex-wife ni Jan. So, doon ako sa ex-wife ni Jan. Makalabawa, ang hirap din naman, di ba? I mean, ang mahirap mag-sweet-sweet kami. Parang, hello, parang magkapatid kami eh. Or ex-magkapatid or whatever you want to call it. Okay. And also, nasa konteksto din, yung kapatid ka ni Janice. Yeah, exactly. Yung point ni Janice at saka ni Ariel din noon, nung sila magkasama sa inang kapatid-anak, diba? Parang medyo na-weird doon sila na umpisa, pero eventually, it worked out naman. So, yeah. Like right now, ganun naman. You know, sila, Mark wants me to ask you a question. Nagalit ka man nung kid Jan? That's water under the bridge. Oo naman, ano? Oh. My God! Pakitago na yung tanong na yan, please. Baka magbalik ka alaala to. Dapat iba naman yan, diba? But sabi ko nga, kanina, sa dressing room, we were talking about this. Importante talaga ang leksyon na ating natututunan sa mga ganito. Dapat talaga napaka-prudent, napaka-cautious, napaka-maingat natin pag merong mga taong, lalo na sa ating industriya, no, na medyo hindi nagkakaunawaan. Yeah. Dahil pag makisali ka na hindi mo alam ang pinag-uusapan, pag ikot ng mundo, ikaw ang maiiwan. Oo. Di ba? Maiiwan ka. Wala ka kamalay-malay. Di ba? Let's talk about the teleserye. Magpahanggang Wakas. Interesting. Dahil napanood na ho natin yung, kailan ba? Mga ilang episodes na? Dalawa? 2 days. 2 days na. And it's so interesting. Tristan, Jenna, Waldo, and Arian. Okay. Sa maikli ang kwentuhan lamang, what is this about, John? Kami ni Jen dito, Tito Boy. Umpisa natin doon. Naging ex-wife ko because... Hindi ko lang alam kasi kung kailangan ko sabihin. Baka ma-preempt ko yung... Yung ano lang, yung pwede. Yeah, so naging... Naghiwalay kami. We have one child. Tapos doon ko nakilala si Arian. Sa company mo? Who is RC, sa company ko. Right. Nag-aaral ko, naging lawyer siya. Tapos hindi ko naman alam na babalik si Jenna sa buhay namin ulit. Samantala at makikita nila yung talagang... At saka si RC, hindi naman niya alam na buhay pa si Echo, si Waldo. Yes, diba? Hindi niya pero alam. Pupuntahan ko lamang, Jelly, yung cause ng paghihiwalay dahil infidelity on the part of the woman. Tama ba ako? Yes. How do you... What is your take on it? You're both married. Well, because... Well, I'm just going to talk about Jenna, no? Oo. Si Jenna kasi, she... Marami siyang hinahanap. She grew up with a family na with an empty home. An empty home because her parents were working, career. Tapos, nag-asawa ako ng hindi mayaman, pero ginroom siya ng magulang ko. Na maging career man, siyang nagmana ng kumpanya namin. Okay. So, yung hinahanap kong kalinga ng magulang ko, akala ko nakita ko sa kanya, yung pala, mawawala din because matutuon ang pansin niya sa kumpanya. So ngayon, naghahanap ako ng pagmamahal kahit saan. Oh, so, ayan na. That was the reason. Nahuli ako. Kaya nga, that was the reason, yun, kung bakit ka nalihis ng landas. Mm-hmm. And, hindi, ako naman, tinatanong ko lamang because it's not about women, it's not about men. But sometimes we have to talk about what causes it. Yeah. Yun nga, yung halimbawa, yung rason, yung panahon pala, hindi mo nakita. There's always two sides to a story. Right. Feeling ko lang, may mga dahilan kung ba't nangyayari ang mga bagay-bagay. Excuse me lang ho. Mauna ka na. Okay, John. Alam mo, ginagawa ko lang ang safe, di ba? Hindi kasi... Okay. May mga dahilan. There are reasons why... Things happen.
And sa akin parang they happen for a reason. Tama. So maybe they are not meant to be, or maybe you are meant to learn something from it para mas maging maganda ang buhay mo. So nasa sayo yan kung saan ka, di ba? Tama, it's a choice. I'm sure nagiginig si Akil. Ikaw, anong choice mo? Well, ako talaga. Tristan. Talk about Tristan. Tristan. Sige nga. Oh, well, kasi doon sa, if I wanna speak about Tristan, yung nakita niya, yun na yun, Tito Boy. And general yan sa lalaki. I don't want to catch my wife in a room with another man. I mean, di ba? Kahit na ano pa explanation mo, you have no right to be here with that guy. Di ba? I mean, it's a bedroom. Ano bang ginagawa niya sa bedroom? Ah, hindi, nagtotongits lang kami. Hindi naman. Yeah, saka kahit baligtarin mo rin. I mean, I don't think any exactly. woman would want to see exactly. her man right. Inside their bedroom. Exactly. Diba? Exactly. Tama. So, nag-uumpisa pa lamang po itong ating teleserye. Eh, medyo mainit na. Mainit ang pinag-uusapan. Mainit. How is it? How is it playing offbeat? It's hard. It's very challenging. It's something I've never done before. Kasi si Jen, hindi lang siya kontrabida. Maraming pinanggagalingan yung emotions niya. Like, sa umpisa, makikita niyo naman. Dahil nga sa need niya for love, may nagawa siya. Ngayon, yung consequence doon, kailangan niyang harapin. Pero, pagbalik niya, malalaman niyo, in the next days, pagbalik niya, parang it's too late. Kasi pagbalik ko, meron na siyang Arya. Tama. How is